Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. Sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay nga, sa usapin na ito ng jihad. Ustaz, nabanggitin nyo kanina na meron jihad fi sabilillah. Pakikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At nabanggitin nyo na meron pang ibang uri ng jihad. Ano-ano ba ang mga ito? Zakalaw khair Ustaz Mujahid. Ayon sa ating pinagbabasiang aklat, ay merong iba't ibang uri ang jihad. Aksamul jihad. Dito ay may binanggit na apat na uri at marahil pamilyar dito ang ating mga kapatiran. At maganda rin itong matalakay natin dito talaga sa television o sa internet para naman sa pag-unawa ng mga kababayan nating hindi po Muslim. Okay? So number one, may tinatawag na jihadun nafs. Yung nafs, yung sarili. Pakikibaka sa sarili. Wahuwa jihadun nafs ala ta'allumid din. So, yung isang mananampalataya, yung isang Muslim, nakikibaka, nagpupunyagi, nagsisikap para matutunan ang kanyang reliyon at maisagawa ito. At da'watu ilayhi. Maimbitahan niya yung mga tao papunta sa reliyong ito at panghuli yung magtiis o magsabar. So, yan ang una. Wala kang kalaban. Anong kalaban mo? Yung sarili mo para magsikap na matutunan ang pananampalatayang ito, maisabuhay ito, maimbitahan yung tao dito at magtiis sa mga ipinag-uutos nito. Napakagandang uri. Jihad dream pala ito. So, kung pinagbibintangan yung mga Muslim, nagji-jihad ka pa? Sabihin ko, yes. Dito ako sa number one, oh. Ako po ay mujahid. Ako po ay nagji-jihad dito sa unang kategorya. So, ang layunin dito, Ustad Mujahid, matanggal nawa yung misconception pag sinabing jihad. Kasi maraming kahulugan ng jihad . Hindi lang negatibo na iniisip nila na may danak ng dugo o hawak ng armas. Hindi. Pag sinabi kong jihad, wag nila kaagad na bigyan ng conclusion na ikaw ay brutal o marahas na tao. Nagji-jihad ako para maging mabuti sa magulang. Nagji-jihad ako para maabgampanan ang obligasyon ko bilang isang Muslim. Pangalawa, merong tinatawag na jihadus shaitan. Ha? May kalaban. Shaitan. At ito ay malinaw na kalaban mula nung panahon pa ng ating magulang na si Adam alayhis salam hanggang araw ng paghuhukom. Kinakalaban ito. Bakit? Sapagkat ang shaitan tinuturuan o binubulungan ang tao na gumawa ng iba't ibang pagsuway kay Allah, kasamaan. So ikaw ay nakikibaka at kinakalaban mo yung shaitan, jihad rin yun. Example, para mas malinaw. Marami sa paligid natin ang mga fitna, tukso, yun ay iniiwasan mo, ikaw ay nagjijihad na naman. So again, kabutihan ito sa paligid. Kung nakita natin ang isang komunidad na punong-puno ng mga haram, pinagbawal ni Allah, nandiyan ang mga alak, nandiyan ang mga prostitusyon, kinalaban mo yun, nagjijihad ka rin. Ganon din, meron tinatawag na jihad ashabudhul wal bid' wal munkarat. Meron din jihad na kinakalaban mo yung mga hindi makatarungan, yung mga gumagawa ng bid'a, pagbabago sa reliyon, at yung gumagawa ng mga haram sa paligid, yung mga mungkar, yung mga lantad na kasamaan. Again, yun din ay uri ng pakikibaka. At marahil, ito yung pinag-uusapan natin dito, yung jihado al-munafiqin at yung mga kumakalaban sa mga mananampalataya. Halimbawa, grupo ng mga Muslim, pinagbawalan sila na isagawa nila yung kanilang pananampalataya, o di kaya naman yung mga nagpapanggap ng mga mananampalataya kuno, pero ang layunin, sirain ang mga Muslim, kailangan mo ditong mag-jihad. Apat lang ito at alam kong ang ibang mga ulama, nadagdagan ito sapagkat tinalakay nila ito ng mas detalye. Pero magkakasya tayo sa apat na ito. Sapagkat nandito na yung mga kailangan natin para maunawaan ang mga sitwasyon natin sa paligid. Jazakallah khair Ustaz. At alhamdulillah, napakalinaw nga ng mga puntasyon o mga saligan na dapat natin malaman ukol sa jihad. At nabanggit nga rin Ustaz yung iba't ibang mga uri ng jihad. Ngayon Ustaz, matanong natin, dito na tayo ngayon sa usapin sa Zamboanga. Sa lahat ng mga nabanggit na ito, kung titimbangin natin sa pamagitan ng mga tinukoy na ito ng ating mga scholar, may jihad ba talaga ngayon sa Zamboanga? O jihad ba ang ginagawa nila ngayon sa Zamboanga? Jazakallah khair. At ito yung inihintay ng marami. At unahin natin na tayo ay hindi
authoridad na sabihin, jihad yun at hindi yun jihad. O hindi tayo magsasagawa ng anumang fatwa. Pero ang ating kakayanan ay basahin o magtanong sa mas mga nakakaalam sa atin. Una, ang jihad ay binabanggit natin na katulad ng isang uri ng pagsamba. Ibada, worship. So katulad ng ibang mga uri ng pagsamba, tulad ng sala, tulad ng fasting, o tulad ng hajj, na kung saan alam ng lahat na ito ay gawaing pagsamba sa pananampalatayang Islam, ito ay mayroong mga kondisyon, mayroong mga obligasyon, mayroong mga syurut, mayroong mga rukun, may mga haligi. Halimbawa, ang sala. Ang sala, kailangan mo magwudo, kailangan mo magtakip ng aura, kailangan mo humarap sa kibla. Ito yung mga rukun o mga syurut sa sala. Ganon din naman ang jihad. Ganon din naman ang jihad. So kung halimbawa, ang mga kapatid natin sa Zamboanga ay nagsabing sila ay nagjijihad. So, ang gagawin natin, titingnan yung mga rukun, yung mga syurut. Kung sila ay pumasok doon, sino ba tayo para magsabing hindi sila nagjijihad? At sino ba tayo para magsabing sila ay nagjijihad? As long na sinasabi ng isang tao na ako ay nagsasala, at ginawa niya yung mga rukun, mga kondisyon, ang maghahatol doon si Allah. At hindi kapwa niya Muslim. So yung mga kapatid natin doon, sinasabi nilang jihad yun, at ginagawa nila ito, sino ang maglalagay sila sa timbangan? Yun ang ating punto dito. Sino ang maglalagay sila sa kanila sa timbangan para magsabing yun ay hindi jihad at yun ay jihad? Na para masasabihin din natin na wala silang gantimpala sa ginagawa nila. At isa pa, may mga uri ng jihad na banggit natin kanina. Jihadun naf, jihadun shaitan, jihadun ashabun dum, wal bid'a, wal jihadun munafiqin. Eh kung sabihin nilang itong lahat, yung tinalakay natin, ay kanilang ginagawa. Tapos paano natin sasabihin hindi sila nagjijihad? So ito yung mga usapin na dapat isaalang-alang. Kaya lang, Ustad Mujahid, ito ay mahalagang punto na gusto nating mabanggit sa ating mga taga-subaybay. Halimbawa, sinabing jihad yun, at ang jihad ay maraming beses naririnig natin sa mga non-Muslim, hindi sa Muslim. Media ginagamit na ang mga MNLF forces ay nagjijihad. Ang mga nasa hangay ng gobyerno, mga tagapagsalita ng gobyerno, nilalapat sa kanila yung salitang jihad. Halimbawa, pilit nila itong nilalagyan ng kulay ng pag-aaway ng reliyon, kahit na hindi naman doon dapat dalhin ang usapin. Na wala naman kinilama sa reliyon, pero yung umday nila. Bakit natin ito nasabi, Ustad Mujahid? Laganap sa online community nang merong isang nahuli, di umano, at tinatanggi na siya ay kasama o kahanay sa MNLF para mapatunayan na siya ay hindi kabilang sa MNLF, makatarungan ba na ang maging basihan mo ay pag-reciting siya o pagdasalin siya ng dasal Kristiyano? Hindi yun makatarungan. Para ba talagang ang basihan dito, Muslim ba o Kristiyano? Ito yung gusto nating sabihin. Bakit yun ang naging basihan ng mga nasa panig ng ating pamahalaan na bago ka mapawalang visa na ikaw ay MNLF, kailangan mapatunayan mo na ikaw ay Kristiyano. Napakababaw at nakakatawa talaga. Pwede bang Muslim pero hindi MNLF? Tayo, Muslim, pero hindi MNLF? Ibig sabihin, kung nalagay doon yung isang Muslim na hindi marunong magdasal ng Kristiyano at siya ay Muslim pero hindi MNLF, automatic, akusado siya. Bakit? Kasi hindi siya marunong magdasal ng dasal Kristiyano at siya ay Muslim, so automatic siya ay MNLF. Pati pa nga Protestante, Ustad. Yun ang natin dito. Pati Protestante na hindi, pati ibang sekta na hindi marunong ng dasal ng hinihiling ni Secretary. Yun ang magiging problema dito. So, isa ito. Pag sinabi nating jihad, okay na may conclusion na. Bakit? Kaya pala may gulo sa Zamboanga. Bakit? Kasi nagjijihad sila. Yun ang laging connotation. Yun ang connotation. So, pag nilapat yung jihad sa sitwasyon, sa pangyayari, para bang meron ka ng conclusion sa dulo na ang problema diyan yung mga Muslim doon. Bakit? Kasi yun ang ugat ng kaguluhan. So, pwede naman itong tingnan ng pangkalahatan na hindi ito yung mga binanggit natin ay isaalang-alang muna nila bago nila ilalapat na ito nga ay jihad na dapat na i-open sa media na ang mga Muslim sa Mindanao ay nagji-jihad na at ang kanilang layunin ay and so on and so forth. Ibig sabihin,
Pero hindi sa hanay ang tinutukoy ko kasi dito Ustad Mujahid, yung side ng ating pamahalaan. Mm-hmm. Na kung saan kung dapat iniwasan nila yung mga pag-i-involve ng reliyon at lutasin ito sa tamang paraan ng paglulutas ng na may sinseridad na damdamin, siguro hindi umabot ng more than 2 weeks at hanggang ngayon ongoing ang digmaan doon. Di ba? Exactly. At Ustad, ngayon sa panahon natin, maraming ngayon nagsasalita. Minsan nakakainis pakinggan na pati yung mga tao na hindi naman talaga dapat nakikialam, wala naman talaga idea sa nangyayari. Parang mas marunong pa sa mga maalam sa reliyon. Ustad, ano ba yung mga masasabi nating ano ba yung saan natin sila pwedeng hati-hatiin? Yung iba't ibang mga opinion na ito. Barakalafik. Sa ito sa ating pagsasangguni, pagtatanong at observation, merong ilang mga iba't ibang opinion ngayon na nahati pahinggil sa kaguluhan sa Zamboanga. Una, political point of view. Hindi sila sumasang-ayon o sumisimpatsya sa anumang kaguluhan na nariyan, ano, o sa mga hahanay ng mga nakikipagdigmado ng mga Muslim. Bakit? Dahil sa lalim ng kaalaman nila sa politika. Kasi ang point of view nila political eh. So marami silang sinasaalang-alang. So para sa kanila, hindi yan tama. Bakit? Dahil lumalim nga yung pang-aaral nila, dahil kailangan ganito, kailangan ganyan, kailangan ito, article number ganito, ganyan. And so on and so forth. So hindi sila sang-ayon dyan. May ganito mga tao. Muslim man o hindi Muslim, may gantong kabilang. Pangalawa, tribalism issue. Dahil sa yan ay lugar ko at ang mga dinidigma dyan ay katribo ko, wala akong pakialam sa isyong political, ang simpatya ko ay nariyan. At marami naman ito, totoo naman. At sa tingin ko, maski ikaw malagay ang iyong tribo sa pagkakataon nito, dito ka rin hahanay. Pangatlo, brotherhood. Wala akong pakialam politically, wala akong pakialam sa tribal issue. Muslim ako, Muslim sila, so saan ako papanig? Muslim ako, Muslim sila, andun ang simpatsya ko. Pero hindi kasunod nun, ano, makipagdigma. Kaya lang, yung kanyang pagsang-ayon, pagsuporta, sympathy, of course nandun, simply because sila ay Muslim at yun ay Muslim. Pang-apat, sinasabi natin yung mga iba't ibang pananaw ng mga tao, hindi tayo pumipili dito, no? Nagsasabing kabilang tayo dito. Pang-apat, mga taong nawalan ng tiwala sa pamahalaan at sinasabing ito ay diversionary tactic. So yan ay conspiracy theory. Yan ay kagawa-gawan ika daw ng pamahalaan upang pagtakpan ang kasalukuyang pinunduhan ng senador. Oo, mga kaguluhan nangyayari sa Pilipinas dahil sa pangungurakot ng pork barrel di umano. So ito ay iba't ibang uri ng tao na nagbibigay ng opinion sa Zamboanga. Ngayon, mga taga-subaybay, ang programang Islam 101, hindi natin ito tinilakay para magsabing dito tayo sa number 1, dito tayo sa number 2, dito tayo sa number 3. Hindi po. Ano ba ang issue ng Zamboanga? At bilang Muslim, itong programa natin, Islam 101, gusto natin, alhamdulillah, nabanggit natin yung tungkol sa jihad. Tayo ay panatag na kasi nagbibigay tayo ng kaalaman. Pero dito, ano ba ang dapat na damdamin ng mga Muslim? Pipili dito at doon tayo magsisisigaw? O ang lahat ba ng tao dapat may kanya-kanyang opinion sa usapin na ito? Sabi nga ni isang brother, hindi naman yan parang traffic na pagka nagkabuhol, pag nagbigay yung isa, dadaloy na ulit. Kumbaga, salabat na yung issue sa Zamboanga at kung ikaw, magbibigay ka rin ng isang opinion, magdadagdagan to at wallahi, hindi tayo nakakatulong sa kapayapaan. Bakit? Nagbigay ka rin ng opinion eh. Apat lang sana to eh, baka bukas makalawa marami ng iba't ibang nag-uusap. Ang layunin natin kapayapaan at yan ang Islam. Ang kapayapaan kung talagang sincere sa pagpapatupad, magkabilang panig, sa tingin natin hindi aabot yun ang ganun. Pero isang Muslim, pagka ikaw ay nakadagdag pa sa mga napakaraming opinion, tiyak na hindi ka nakakatulong. Pero kung ikaw ay gagampanan mo ang iyong pagiging Muslim, oo, sumimpatya ka sapagkat kapatid mo yun, nagbigay ka ng tulong sa mga nasa evacuation center, tulong pinansyal, nanalangin ka kay Allah, nagdua ka, nagkunot ka, ito yung mga obligasyon ng Muslim para sa kanyang kapatid na dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin niya, sangayunan niya, at magkaroon nawa ng kapayapaan sa
mahal nating Zamboanga sa lalong madaling panahon. At nagpapasalamat tayo sa pagkakataon na ito at naway nakapagbigay linaw ang ilang mga talata sa Banal na Quran at Hadis ng Propeta sa mga mapagtanong na isip. Sa mga kababayan nating hindi po Muslim, mas hinihikayat natin silang tingnan sa mas malawak na perspektibo upang hindi nila akusahan lahat ng Muslim, hindi nila pagbintangan ang mga Muslim na gumagawa ng kaguluhan. Ang jihad po ay batas ng Islam na nasa Banal na Quran na mayroong dalisay na katuruan na mula sa nag-iisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khair, Ustad. Alhamdulillah, dito natatapos ang maiksi nating program at sadyang napakiksi ng oras natin at nawa'y nabigyan namin ng katarungan at ng linaw ang usapin nga na ito mula sa mga katuruan ng Quran at ng Sunna ay sa pagkakaunawa ng ating mga scholar. At hanggang sa muli, nagpapasalamat kami sa inyong patuloy na pagtangkilik sa programang ito. Isang pagbati ng kapayapaan sa mga kapatid nating Muslim at magandang araw sa mga taga-sabaybay nating hindi Muslim. Sa ating mga kapatid muli, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.